Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay MAPE Arts 3, Quarter 4. Tayo ay nasa Week 2. Atin ngayong pag-uusapan at pag-aaralan ang tungkol sa ang ating likhang sining. Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahang mabibigyang halaga ang mga likhang sining ng iba't ibang manlilikha. Maraming likhang sining ang ating makikita sa ating rehiyon. Ito ay gawa ng iba't ibang manlilikhang biniyayaan ng isang magandang talento. Ilan sa mga pamosong manlilikha sa ating rehiyon ay sina Rafael Paeng Pacheco na mula sa Morong, Rizal. Siya ay kilala sa kanyang talento sa finger painting. Mula naman sa Angono, Rizal ay si Carlos Botong Francisco na kilala rin sa larangan ng pagtitinta. Samantala, ang bayan naman ng Paete sa Laguna ay tanyag sa larangan ng pagdililok. Ito rin ay ang industriyang bumubuhay sa mga mamamayan ng bayan na ito. Ilan naman sa mga kilalang manlililok sa ating bansa ay sina Napoleon Abueva at si Eduardo Castillo. Marami pang iba't ibang uri ng likhang sining ang makikita sa ating bansa. Bilang mga bata, marami kang maaaring gawin upang mas mapayaman pa ang kultura ng sining sa ating bansa. Sa gawain sa pagkatuto bilang isa, punan ang mga nawawalang letra sa ibaba ng bawat larawan upang mabuo ang mga salitang tumutukoy sa mga ito. Ito ay pintor. Ito naman ay painting. Ito ay iskultor. Ito naman ay iskultura. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, ang paglililok ay isa sa mga industriyang bumubuhay sa mga mamamayan ng Paete, Laguna. Sumulat ng 2 hanggang 3 pangungusap kung bakit dapat natin itong tangkilikin. Gawin ito sa sagutang papel. Halimbawa ng kasagutan sa gawain ito ay, mahalaga na tangkilikin natin ang produkto ng paglililok upang umunlad ang kanilang industriya. Ang paglililok ay isa sa ating maipagmamalaking likhang sining na dapat ipagpatuloy o matutunan ng bagong henerasyon. Kung hindi natin ito tatangkilikin, maaari rin ito ay hindi na mamulatan ng susunod pang henerasyon ng mga kabataan. Kaya dapat lang natin itong tangkilikin at mahalin. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 3, lagyan ng masayang mukha kung ang pangungusap ay nagpapakita ng kahalagahan ng likhang sining at malungkot naman ang mukha kung hindi. Number 1, ang likhang sining ay sumasalamin sa kultura. Masayang mukha. Number 2, ang bawat likhang sining ay may kwentong marapat na bigyang halaga. Masayang mukha. Number 3, ang bawat likhang sining ay nagpapakita ng galing at talento. Masayang mukha. Number 4, ang mga likhang sining ay nagpapakita ng damdamin. Masayang mukha. Number 5, ang mga likhang sining ay nagpapakita ng karanasan. Masayang mukha. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 4, tukuyin kung ano ang likhang sining na tanyag sa inyong lugar. Gumuhit ng isang halimbawa nito sa kahon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Halimbawa ng mga kasagutan sa gawain ito ay Rizal Province, Damit sa Taytay, at Painting sa Angono. Sa Laguna Province naman ay Iskultura at Paper Mache at Embroidery. Sa Quezon Province naman, Woodcrafts at Keeping. Sa Cavite Province naman, Native Boat. Sa
sa Batangas Province, pagpapanday ng balisong, embroidery. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang lima, lagyan ng check ang angkop na kahon batay sa iyong kakayahan. Gawin ito sa sagutang papel. Ang mga pamantayan ay nakakagawa ako ng likhang sining na tulad ng mga likhang sining sa aming lugar. Napahalagahan at naipagmamalaki ko ang mga likhang sining sa aming lugar. Naisasagawa ko ang mga gawa kong likhang sining ng may kawilihan. Kapag ito ay nakakasunod sa pamantayan ng higit sa inaasahan, meron kang 3 puntos. Kapag naman ikaw ay nakakasunod sa pamantayan ngunit may ilang pagkukulang, 2 puntos lamang. At kapag kung hindi ka nakakasunod sa pamantayan, meron ka pa rin 1 puntos. Para naman sa gawain ito, una ng tamang sagot ang patlang sa pangungusap upang makabuo ng angkop na konsepto o ideya tungkol sa araling. Ang mga salitang pagpipilian ay ang mga sumusunod: kultura, likhang sining, manlilikha, halaga, at malikhain. Ang mga likhang sining ng iba't ibang manlilikha ay dapat nating bigyang halaga dahil ito ay nagpapakita ng pagiging malikhain at sumasalamin sa ating kultura. Ayan, sana may natutunan kayo sa isa na naman nating aralin. Hanggang sa muli, ang ating sanggunian ay Pivot 4A Arts 3 Learner's Material, Quarter 4, Week 2. Thank you for watching and God bless everyone.